Isang mapagpalang araw ang aking batis sa lahat. Ako si Binibining Tisha Plinky Muntimayor na naglalayong gamitin ang oportunidad na ito upang talakayin ang mga paraan upang mailigtas ang ating sarili at ang ating bayan sa pandemya. Maaaring narinig nyo na ang mga katagang, ingatan ang kalusugan dahil ito ang tunay na kayamanan. Kaya naman isang napakalaking hamon ngayon na kinahaharap ng buong daigdig ang pakikibaka sa hindi nakikitang sakit ng COVID-19. Maaaring mahawaan ka ng isang individual mula sa pakikipagsalamuha sa taong may sakit dahil ang mga droplets o maliliit na patak mula sa kanilang pag-ubo, pagbahing at pananalita. Maaari ring makuha ang virus sa mga bagay na kanilang naging kontaminado at aksidenteng mahawakan o mailagay sa mukha, partikular na sa mata, ilong at bibig. Kaya naman narito ako upang talakayin ang mga simpleng paraan na kailangan natin gawin na kung saan ito'y magiging isang malaking papel ng kabayanihan, hindi lamang para protektahan ang ating sarili, kundi para na rin maprotektahan ang kapakanan ng iba. Isa na rito ang pagpapanatili ng kalinisan sa loob at labas ng tahanan. Maging sa ating katawan at sa paghugas ng kamay sa loob ng 20 segundo, gamit ang sabon at tubig. Maaari rin tayong gumamit ng alcohol o sanitizer na hindi bababa sa 6% ang etanol upang maihugas at maiwaksi ang mga mikrobyo at virus na ating nahawakan. Sumunod rito ay ang pagpapanatili sa loob ng tahanan hangga't maaari. Ang pag-iwas sa pakikipagsalamuha, lalo na sa matataong lugar, at kung kinakailangan naman lumabas, ay mararapat na magsuot ng face mask at face shield upang maprotektahan ang mukha, partikular na ang mata, ilong at bibig, at pagpapanatili pa rin ng social distancing. At para naman sa mga taong gumaling na sa sakit ng COVID-19, maaari nilang ibigay ang kanilang plasma sa mga taong nakikibaka pa sa sakit ng COVID-19. Ang plasma ang magsisilbing kanilang antibodies upang makatulong na palakasin ang kanilang resistensya para malabanan ang sakit at agaran na rin silang gumaling. At higit sa lahat, patuloy tayong mananampalataya at manalangin. Meron siyang magandang plano para sa ating lahat na ating maunawaan ang tamang paglinis ng ating katawan, pagbibigay proteksyon hindi lamang sa ating sarili, bagkus pagkakaroon ng pagkalinga sa ating mga mahal sa buhay. At sa bawat individual na ating nakakasalamuha, ay bigyan natin ng importansya. Nararapat din na hindi natin pandirihan ang mga taong nagkakasakit ng COVID-19. Bagkos, lalo natin silang intindihin at ipanalangin na patuloy ang kanilang paggaling at patuloy ang kanilang paglaban sa sakit. Hindi tao ang ating kalaban, bagkos ang ating kalaban ay ang hindi nakikitang sakit. Parte tayo ng lipunan at parte tayo ng pakikibaka na ang ating sandata ay hindi mga baril, hindi mga matutulis na bagay, bagkos ang ating sandata ay ang kalinisan, pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway may napulot kayong aral sa mga simpleng hakbang para malabanan ang pandemya sa ating lipunan. Maraming salamat.